Hi guys, welcome to my channel. So this is a vlog, so I'm gonna show you my room. It's actually not a room tour because anlit lang naman ang room natin. I'm just gonna show you the things that are in my room. 2 years na natin tong plano na ipakita sa inyo yung room, pero hindi matuloy-tuloy. But right now, I think it's really the right time for me to show you off. To show you my room. Lockdown tayo ngayon and we don't have anything to do, so I think it's really a perfect time for us to, I mean, for me to show you what I owe you. They're like, yeah, di ba, tagal na natin plano to. But right now, it's right time. Yeah. So ayun nga, bago pa mapundi po lahat ng ilaw dito, ipapakita ko na po sa inyo yung room ko. So the first one that you will actually notice is the color. It's actually monochromatic because it contains black, white, and silver or gray. Guys, I just have to correct myself. It's not monochromatic pala, it's achromatic. That's the right term. Yes, that's my motif. I think I'm gonna stick with this one for a longer period of time kasi alam mo naman, as we get older, yung ating maturity level ay tumataas, and I think this actually fit my personality. Sabi nga nila, diba, your room reflects your personality, the things that you like in life. Sa totoo lang guys, sobrang daming pinagdaanan ng room na to. Like, ang dami kong dinesign kasi I love decorating room, so ang dami nang naganap dito. And here are some of the photos. So I think this is really the best one yet. Alright, so after that, ang isa pa sa mga mapapansin nyo ay ang mga pailaw natin. Every time I go to store na mga pailaw, sobrang na-amaze ako and I feel like buying everything. This one actually is from Lazada. Ay, from Shopee. That's 1,800 pesos. Ayan siya. Parang pwede siyang blue, pwede siyang white, and then pwede siyang mix both. Just like that. Yung ilaw na yan, that's 120 pesos lang each nung binili ko yan, and sobrang sulit niya. Alam nyo guys, sobrang hindi ako mahilig sa mga mamahaling bagay. Doon ako sa sulit and mura. Diba? So, ipapakita ko pa habang may nag-happy birthday dun sa labas. Siyempre, marami tayong masyadong palamuti sa buhay. Kaya, ayan. Ito siya. We have the frame. We have frame. And then this one. Yung ating, I don't know what's this, a soldier. Yan, nakalagay dyan. So help me God. Ako, bata pa lang ako, sobrang hilig ko na yung talaga mag-picture. At yung picture din ako, syempre. Yan, so kaya nahilig tayo sa photography and my love for camera. That's why ito yung isa sa mga talagang in-invest ko, yung camera na to. This is actually one of my first camera. This is from my mommy. Ano siya? Handycam. Nagamit ko pa to nung college ako. And then my first ever SLR, Canon 550D. Until now, kahit phase out na siya, gumagana pa rin siya sa akin. And nung college ako, kailangan ko ng film camera. This is Canon AV1. 70 years old na ata to. I think it's still working because I was able to use it. And then, nung nagtrabaho na tayo, kailangan natin ng mas ma-okay na camera, which is the Canon 750D. And then yung aking extra lens para sa concerts kasi mahaba siya. An extra lens. And then of course the one that I'm using right now, which is the Canon M10. Well, as you can see, lahat ng aking camera ay Canon. I don't know. Sobrang dali lang kasi yung ayusin and all. And just a quick note guys, I'm not really a technical guy. I mean, hindi ako ganun ka-technical when it comes to camera. That's why kung ayun feel ko na madali lang, yun yung bibiling ko. I don't know, I don't even consider myself as professional photographer kasi hindi ako ganun ka-technical eh. I don't know. Shhh, kamaingay. Next up is, finrame ko to pero kailangan bang i-frame pa talaga to? Kasi tatatlo lang naman siya, but I'm gonna show you my medals. Yan. Yes! Ayan po. This is from St. Mary's Academy. These two, most active club member, artist of the year, Max. And then this one is from Benil, third place speech contest. And then these two, nakaka-proud mga kaibigan, fan run.
On the right side of my bed is the lampshade and then some artifacts. This is Alexander the Great. I bought this Dapitan Arcade. I just really love it. Black and white. Simple as that. And then these are actually Versace. I don't know if it's original, pero nabili ko siya sa thrift shop. And this one, alam ko pang ano to eh, pang CR to. Parang lagayin siya ng mga shampoo. And at an ashtray. Yen. I don't know, I just love black and gold then. Sa ilalim nun ay ang ating drawer na naglalaman ng... Oh, there. Those are my IDs. I mean, the past. As a photographer, sa concert. I keep it because... Wala lang. Remembrance eh. I don't know what. So, papakita ko lang sa inyo. Ang marami dito ay yung kay Sarah. Yan. That's from EKG Productions and AEP Productions. The very first one is this one. Jaden. On the Road with Jaden, yes. Ito yung first time kong mag-cover ng concert and I'm just really so grateful to Sir Martin kasi he gave me that opportunity kahit na alam mo yun, parang wala akong experience sa pag-concert photography. Pero at first I was really skeptical if tatanggapin ko yung project na yun, but oh yeah, I made it. Wow. No, I mean like nagaba ako, so yun talaga. Yung isa to actually sa mga hindi ko alam na dream ko pala maging ganun. Sa kaliwang bahagi ng aking kama naman ay ang lampshade ulit. Yan, ang cute lang niya. Nasira na siya kasi nagagalan yung saksakin pa. It's really nice, di ba, black? And then this one I won sa art fair ata. It's a painting from Jay Dahilan, year 2013. Again, achromatic color. I love it. And then the speaker. And here, ang nandito ay mga kalat. Yan, mga charger and all. Basically for the camera. And then we have our bed. Yan. Yung headboard na to actually is from my sister. At kinuha ko na siya kasi lumipad na sila. So thank you so much, my sister. You know what guys, I actually have a secret storage dito sa aking room, which is my headboard. As you can see, ayan na siya. And this contains some of the important documents in my life. Ito siya. And I'm gonna show it all to you guys. This is really important to me. And I'm really, really so thankful kasi natago ko pa siya. Since nung high school pa ako kasi... Ang nilalaman nito ay yung mga lumang dokumento na nagpapatunay ng ating kagalingan sa larangan ng anong anumang bagay. Wow! This contains the certificates that I got nung academic years ko. Yabang! Yun nga, so nilalaman nito yung mga lumang mga litrato ng aking pagkabata. At ipapakita ko siya sa inyo for the first time. Only here on the Mark Mark Show. Gusto niya ba ako makitang naliligo? No! Ito siya. Yes, that's me! Oh, di ba kayo mag-focus? Bastos din eh. Yes, that's me. Taba, di ba? Sobrang taba ako, di ba? Grabe. Sobrang taba ako talaga. Grabe. Look. Taba, di ba? This is actually one of my favorite childhood photos. Ayan. Ang taba. Gigil na gigil. Diba? You know what, at first, parang hindi ko alam kung ako to. Pero na-confirm ko siya because of the balat dun sa tuhod niya. Kasi yun yung birthmark ko. Yung balat natin sa tuhod. And syempre, tayo dumaan din naman tayo sa pagkaka-jegemon, diba? Like all of us, diba? Naging jegemon ka rin, alam ko yan. Nagdaan din tayo dyan. Ito yung patunay. Gangster! Yan. Gangster, di ba? I think I was in nursery or I think kinder ako nito. Oh, there. Alam mo, actually, nawawala yung medal na to. I don't know kung nasaan. Ang nahanap ko kay mami. Alam ko kasi medyo malaki yung pangangailangan namin ng time na yun. Baka naibenta nila. Itatanong natin. Pero nawawala talaga yung medal na yun. That's why kulang yung medal na natin na nandoon. Certificate natin.
nung tayo ay nag-aaral pa lamang. Pinakaluma na nandito, grades, I mean, kinder ako. Best in reading, guys. Kalain mo naging best in reading tayo. Tapos, other certificates from St. Mary's Academy. Alam mo, yung school ko before, sobrang saya nung time na yun kasi uso yung mga, talagang binibigyan ka nila ng mga certificate every time na may accomplishment ka. If department awardee ka, if behave ka, that's department awardee. And if, you know, nasa top ka, bibigyan ka nila ng certificate every quarter. And that's really one of the things that really motivates the students, these certificates. I don't know, I mean like, parang, you know, parang it's a gift, not for yourself, but for your parents, kasi talaga na nagtatrabaho para makapag-aral kayo. And every time na kuhaan ng card, you know, I would always say to my mom na hindi ko sinasabi sa kanya na nasa top ako. Magugulat na lang siya din sa classroom namin na nasa top ako. And ayun, the smile on their faces, on my mom's face, and my dad is really priceless kasi this is really a gift for them. Naiyak na naman ako, guys. Wow, joke. Itong mga certificate dito yung mga galing sa poster making contest. Sobrang dami kong sinalihang poster making contest nung high school ako. As in, like, parang lahat ata ng mga contest na yun, pinasok ko talaga. And some, nanalo naman tayo minsan. At minsan hindi naman natalo. But yeah, I'm really, really so happy. Minahalo dito, guys. So, Certificate of Achievement, Mount Pulog. Yan. This was May 2014. And you know what, guys? Sobrang ano nito, sobrang memorable nito kasi yung nag-Mount Pulag kami, nag-overnight kami, it took us parang 2 days actually to climb the peak of the Mount Pulag. So nung gabi, bago kami umakit sa pinakatuktok niya, binagyo talaga kami, as in like bagyo talaga siya. Mga tent ng mga kasama namin, yung iba nililipad. And yung iba pinapasok ng tubig kasi sobrang ganun kalakas yung ulan at yung pulog. And you know what, kami talaga nag-pray na lang talaga kami. I think pinaint ko yun right after nung magpulog, nung magpulog kami. Pinaint ko siya, ito siya, guys. Ayan, sobrang memorable niya kasi parang achievement talaga yun makaakyat doon. And yeah. O yun nga, guys, yun po ang nilalaman nito and itinatago ko ito kasi you know what, someday my children will get to see this and they will say that I am a very competitive person. Wow. Ang saya lang na magtago ng mga achievements sa boy kasi really, di ba, it reminds you of the achievements. I mean, of the hard work that you put up para makuha mo yung achievements na yan and the people who really motivate you para ma-achieve yun. And with that, thank you. On to the other side of my room is my cabinet. Yan siya. And then we have one for the jackets. Ayan siya. And on top of my cabinet are the medals naman ng mga kapatid ko. Year 1999, kindergarten. And then year 2013, college. Meron tayong malaking mirror. Ayan, I really love it kasi pag magbibihis ako, nakikita ko yung whole outfit ko. And at the same time, it actually parang pinapalaki na yung room. Diba? That's really the trick kasi the more the mirror, mas lalaki yung room mo. Like that one. Naglagay din ako ng mirror. And then here. Diba? Nice. Then I have an entertainment area. You can actually sit and relax, play games, and whatever you want to eat. No, bawal kumain dito. Meron din tayong pang exercise dito. Ayan, na hindi naman po masyadong nagagamit. Nagpapanggap lang siya, mga kaibigan. So these are not mine, sa mga kapalit ko yan. Kasi for the meantime, dito sila natutulog muna sa room ko. Kasi yung sister ko, hanggat hindi muna sila nakahanap ng kanilang titiran, dito muna sila sa kabilang room. So sama-sama muna kami dito magkakapatid na iba. Isa rin sa pinaka-favorite kong item dito ay yung aking wall clock. This one. And of course, hindi mawawala ang ating TV. Ayan, katapat niyo yung kama natin. Hindi naman nagagamit kasi I don't really watch television anymore. Kasi pang Twitter lang tayo. On top of the television, we have the books.
that I don't read. I don't know, I just really don't. I mean, like, lumaki kasi ako na hindi medyo magbasa eh. Magkakapagbasa ako, pero hindi ko natatapos yung mga libro. So, andiyan lang eh, pag sobrang down ako and sobrang busy ako, binabasa ko sila. So, kahit hindi ko tapos, okay lang yun. A book, Justin Bieber book. So, alam niyo ba guys, I've been a Justin Bieber fan since 2009, and because of that, ginaya ko yung book niya. Gumawa rin ako ng book ng sarili ko. Look at this. Nakakaya, Mark, Chasing Dreams. And sobrang kapal niya. And it contains my life story. Like, the... wait lang. Sira-sira na kasi siya kasi. Ang tagal na niya. Yung mga artworks ko. Yung pagiging vain natin. And then, my poems. When I was in high school. Andiyan lahat. Yung ating mga pinagsasasabi. Andiyan din po siya. Living a teenage dream. Ah. I'm keeping this kahit na may mga wrong grammar tayo dito. I'm keeping this. I am actually planning to make another one, version 2.0, kasi hanggang college lang tayo. So, chasing our dreams and finding the real purpose din sa dreams natin. And yeah. So, I think that's it. Thank you guys for watching this video. I hope that you guys enjoyed it. If you have any questions or anything, don't forget, I mean, like, don't hesitate to ask me on the comment section down below. Or maybe if you haven't subscribed yet, please do subscribe. And if you want to share this video, you may do so. And if you want me to do something that I haven't done yet, you may comment down below, whatever it is that you want me to do. Maka English akala mo naman. Yun guys. So thank you guys for watching this video. Until my next vlog. Bye.